Hello mga boss. Gagawin naman natin ngayon, ayan, kung titignan nyo isang spin dryer na brand ay Astron. So ang issue nito, base sa customer, pag on daw mga boss or pag ikot dito sa timer, hindi daw umiikot yung kanyang drum, bale umugong lang. So yun bale ang issue nitong spin dryer na yan. So na-check ko na tong spin dryer na to, base sa pag-check ko mga boss, nakita kong problema dito yung kanyang motor. So, kung titignan nyo dito sa likod, ayan, bale, nakabukas na yan. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale, itong kanyang kapasitor, pinutol ko na. Yun na nga, para may test. So, base sa pag-test ko dyan sa kapasitor na yan, good naman. So, ginawa ko mga boss para mas sigurado, ayan, pinalitan ko itong kanyang kapasitor, although good naman yung kanyang kapasitor. Bale 5UF itong value nitong kapasitor, ito naman ay 4UF. So pagpalit ko ng bago dyan sa kapasitor na yan, ganun pa rin, umugong pa rin. So kapag ganyan, masasabi na natin may problema dito yung mismong motor. Sa mga spin dryer, once na umugong lang, once naman na na-test natin yung kapasitor, good naman, or napalitan na natin, ganun pa rin, umugong pa rin. So ibig sabihin mga boss, kapag ganyan, masasabi na natin may problema talaga yung motor. Ngayon, dito naman sa kanyang mga wiring. So, hindi naman natin masasabing may problema tong kanyang wiring mga boss. Kasi pag on natin sa timer, umuugong lang yung kanyang motor. So, masasabi natin walang problema sa wiring kasi nga, umuugong naman yung kanyang motor. So, ang titignan nyo naman tong kanyang motor, ikot ko mga boss. Ayan. Ayan, kung napansin nyo mga boss, ulitin ko. Ayan. So, ang ganda ng ikot ng kanyang motor. So kapag ganyan, masasabi natin good yung kanyang bushing at shafting. So talagang masasabi na lang natin dito mga boss, ang may problema dyan sa mismo motor na yan, yung kanyang winding. Sa mga ganitong issue pagdating sa mga motor, kung okay naman yung kanyang shafting or bushing, kapasitor, tapos meron naman pre-wheel mga boss, so ibig sabihin, isa lang yung naging problema dyan, yung mismong winding. Possible na overheat yung kanyang winding, uminit, hanggang sa humila na yung ikot nitong kanyang motor. Ngayon mga boss, dahil ang problema nito, yung mismong motor, bale nakausap ko na rin yung mayari dito na yun na nga, ipapatuloy pa rin. Bale, papalitan ko yung motor nito. So itong kapasitor na yan, yan pa rin yung gagamitin natin kasi na-test ko yan mga boss, good pa naman. So motor lang talaga yung papalitan natin dito sa spin dryer na yan. So bago tayo magpalit ng motor dito mga boss, ito try ko na muna para makita nyo yung problema. Ayan. So papasinin nyo mga boss. Ayan, kung naririnig nyo, umugong lang tong kanyang motor. Yan bali ang problema nitong spin dryer na yan. Ayan mga boss, kung titignan nyo, hindi man lang umikot tong kanyang mismong motor, bali umugong lang. Ayan mga boss, so tatanggalin na natin yung motor. Bale, unang tatanggalin natin dyan yung tornilyo na muna dito sa kanyang pulley. Ayan, yung 8. Bale, ang size nyan ay 8. So meron din yung nut yan mga boss. Yung nut nya ay size 12. So bago natin tanggalin tong kulay green na yan, kailangan muna natin tanggalin yung tornilyo na yan. So gagamit tayo ng 12. Meron kasing nut yan mga boss. Bago natin luwagin yung 8, kailangan na muna natin luwagin itong 12. So tanggalin ko lang mga boss, medyo nahirapan ako magtanggal kasi hawak ko itong camera. So ipapakita ko na lang sa inyo kapag naluwagan ko na yan. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale tapos ko nang maluwagan yung nut na 12. Ayan, ngayon, after natin maluwagan yung nut na yan, so pwede na rin natin tanggalin itong 8. So sa mga baguhan dyan, pagdating dito sa mga spin dryer, kailangan na muna natin luwagin yung 12 bago natin luwagin yung 8. Kasi may tendency na mapuputol yung tornilyo na yan once na itong 8 lang yung luluwagin natin kagad, di natin luluwagin yung 12. So na-experience ko na yan mga boss, kaya dapat luwagin na muna natin yung 12 bago yung 8. So mas madali na lang kasi tanggalin na yan. Yung kasing nut na yan na 12, yan yung pinakalock mo boss para hindi umikot yung tornilyo na yan na 8, kaya merong nut yan.
Bale, yung tornilyo na yan, mabawasan yung umahawak dito sa mismong drum. Ayan, kung titignan nyo yung pinaka shafting papuntang itaas, yan yung pinaka shafting ng kanyang drum. Ngayon, after natin matanggal yan, so sunod naman, ayan, tatanggalin na natin yung mga screw na yan. Apat yan, mabawas, paikot yan. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko nang matanggal yung apat na screw. Kung papasin ninyo, ayan, nag-iwalay na yung pinaka body nitong spin dryer. Ngayon, tatanggalin na rin natin itong kanyang cable para sa brake, para sa preno, ayan. Para yun na nga, matanggal na natin yung mismong motor. So, using ko lang yung camera, ayan. Tanggalin ko lang. So, madali lang naman tanggalin yan, mga boss. Once na natanggal na natin yan, so, pwede na natin baklasin yung mismong motor. Ayan. Ngayon, hilahin lang natin yan. So, pupwede na natin baklasin yung mismong motor. So, ganun lang kadali mo, boss, para yun na nga matanggal natin yung motor. So, ilabas ko lang tong kanyang hose. Ayan. Ayan. Ngayon mo, boss, kung titignan nyo, bale, na ilabas na natin yung mismong motor. Ngayon, ikakat na natin yan, yung kanyang wire, para matanggal na rin natin yung mismo motor na yan at para makabili na tayo ng motor. So putulin ko lang yung wire. Ayan. Ngayon, sunod naman na tatanggalin natin dito yung mismong screw nitong motor. Ayan, bale, tatlo yan. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, nabaklas ko na yung motor. Kung papasinin nyo tong motor na to, napakaganda pa yung ikot nito. Ayan, masasabi natin na good talaga yung bushing nitong motor na yan at shafting. Pasinin nyo mga boss, ayan no. Ang ganda ng kanyang pre-wheel. So masasabi natin na may problema talaga tong motor na to, yung kanyang winding. Ngayon, bago tayo bumili ng motor, ayan, bale, babaklasin ko na muna tong kanyang pulley. Kasi mga boss, gagamitin pa rin natin yan dun sa bagong motor. Ayan, tanggalin ko lang. So, meron din lock yan. Yung nut, ayan. So, sa mga beginners dyan, unahin yung luwagan yung nut bago yung mismong tornilyo. Magkaiba kasi yung size ng tornilyo na yan. 8 at 12. Ngayon, after natin matanggal yung tornilyo, so itulak lang natin yan, pangat. Ayan mo, boss, try na lang natin. Ayan, medyo maigpik rin kasi yan. Ayun. So, naiwan tong kanyang pinaka-plastic. Tanggalin din natin yan. So, gagamitin pa rin kasi natin yan, mga boss, dun sa bagong motor na ipapalit natin dyan sa motor na yan. Sa mga beginners dyan na yan, so, ibalik natin yan. Baka mawala. Ngayon, mga boss, yan lang bali yung tatanggalin natin dito sa motor na yan. So, itong cover na yan, yung pinaka-brake, di na natin kukunin yan. Ito lang, mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, nakabili na ako ng motor. Kung papasinin nyo, ayan, bagong-bago yung motor. So, yung wire nito, ang kulay ay, ayan, kung titignan nyo, ay blue, green, gray. Ayan, yung blue, common. Yung green at gray sa capacitor yan. Ngayon mga boss, itong brake nitong dating motor, ayan. So, hindi na natin kukunin yan para ilagay dito sa bagong motor kasi yung butas nitong bagong motor at itong lumang motor hindi naman magkatuwid mo, boss. Kaya hindi natin pwedeng ilagay yan. Yung brake na yan. Bale, gagawin na lang natin, mga boss, itong bagong motor bago natin ilagay yan. So, lalagyan na lang natin ng pasapin yan para in case man darating yung araw masira itong rubber velo na yan, mapunit. Hindi basta-basta masira yung motor or mabasa. So, sa mga beginners pala dyan, bago ay magpalit ng
bagong motor, i-check nyo din yan mga boss kung wala bang punit, kasi once na may punit yan, so sayang lang yung bagong motor, masisira lang. So ito okay naman, ayan, wala namang punit. Ngayon mga boss, lagay ko lang yung motor. Ayan mga boss, bale tapos ko na may lagay yung motor, ganun din yung kanyang pulley. Nalagyan ko na rin ng tarpaulin tong motor, yan yung pinaka cover nitong motor. So papasin ninyo, tinanggal ko na rin yung mga wire, pati na rin tong power cord, bale papalitan ko na rin yan mga boss. Ayan, papasin ninyo, meron na rin kasindugtong tong power cord. Bale ito lang yung tinira natin, yung dalawang wire na yan. Bale yung wire na yan, yan yung kanyang wire para sa timer. Ayan, sunod na gagawin natin, bale, i-wiring na natin to. Ayan. So, unang itatap natin dito mga boss, ayan, itong power cord. So, yung isang wire nitong power cord, itatap na muna natin yan dito sa wire nitong motor na kulay blue. Ayan. Yan yung kanyang common, kulay blue. So, after natin may tap yan, ititape na rin natin yan mga boss. So, pinalitan ko na rin yung power cord nito kasi nga, nakita nyo naman mga boss, marami ng dugtong. Pero, ganun pa man, ililibre ko na lang tong power cord na yan sa customer. Hindi ko na ipapabayad pa mga boss. Ayan. Ngayon, after natin may tape yan, itong line 1 nitong power cord to common nitong motor na kulay blue wire. So sunod naman mga boss, tong kapasitor, ayan, yan pa rin yung gagamitin natin, yung dating kapasitor. Itatap lang natin yung dalawang wire na yan, ayan. So, sa mga beginners dyan, kahit magkabaliktaran yung wire na yan na pagtap natin dito sa motor, okay lang mga boss, walang problema. Kung itong green na yan may tap natin sa kulay dilaw, okay lang. Kahit magkabaliktad pa yan, walang problema. Ngayon, pagkatapos natin may tap yung power cord line 1 to common nitong motor na kulay blue wire at itong kapasitor, ayan, green and gray. So, punta naman tayo dito sa wire nitong kanyang timer. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale ito yung wire nitong kanyang timer, dalawa lang yan. Pagdating sa timer nitong mga spin dryer, dalawa lang yung wire niyan. So, dyan sa dalawang wire na yan, isa dyan, itatap natin dito sa power cord. Ayan, balatan ko lang. So, gagamitin na natin dito mga boss, tong kulay brown. Pwede rin naman yung kulay gray, depende na lang sa inyo kung ano yung gusto yung gamitin dyan. Ayan, bale ito yung line 2 nitong power cord. Balatan ko lang, ayan. So, itatap natin yan dito sa isang wire. Pwede dito sa gray. Pwede rin dito sa brown. So, depende na lang sa inyo yan mga boss. So, ako itatap ko yan dito sa kulay brown. Ayan. Ngayon, after natin may tap yung line 2 nitong power cord dito sa brown na wire, papuntang timer. So, sunod naman mga boss, ititape na rin natin yan para mamaya hindi na natin ititape yan. Ayan. So, pagdating dito sa mga wiring, dito sa mga spin dryer, madali lang naman yan. Ayan. Ngayon, itong isang wire naman, mga boss, yung kulay gray na natira. So, itatap naman natin yan dito sa capacitor, dito sa kulay gray. Ayan, mga boss, sa kulay gray and yellow dito sa capacitor. Ayan, isasama lang natin yan, yung isang wire nitong timer. Ayan mga boss, tape ko lang. So, tapos na yan mga boss. Bale, ititape ko na lang yan.
ganun lang kadaling mag-wiring dito sa mga spin dryer na katulad nito na single. So itong isa, ititip ko na rin yan. So ganun lang kadali. Napadali pa yung pag-wiring natin, mga boss, kasi gumawa tayo ng bagong wiring. Yung dating wiring nitong spin dryer na yan, bale, pinutol na natin, tinanggal na natin. Mas madali pa yan, mga boss. Ayan. So, ganun lang kadali, tapos na yan. Ayan, mga boss, kumunti pa yung kanyang wire. Ngayon, bubuhin na natin yan para matry. Pero panigurado, okay na yan. So, sa mga hindi nakasunod dito sa ating pag-wiring, huwag kayong mag-alala, mga boss, gagawa ko ng diagram para mas masundan nyo sa mga hindi nakasunod. Ayan. So, tignan nyo na lang dito sa huling video yung diagram. So, ayan, mga boss, bale, tapos ko ng mabutong dryer. Hindi ko na pinakita pa yung pagbuo dito. Madali lang naman kasi yan. Ayan. Ngayon, tatry na natin. So, nakasaksak na rin yan, mga boss. Ngayon, mga boss, ikot ko na tong timer. Ayan. So, papasinin nyo, mga boss, ayan, gumana na tong dryer. So, itong mga dryer na to, malikot lang sa una. Kailangan na muna natin yung hawakan. Ayan, kung titignan nyo, ang bilis ng kanyang ikot ngayon. So, okay pa yung kanyang kapasitor. Ayan. So, matagal lang huminto, mga boss, kasi nga, wala na yung kanyang brake. Ayan. Yun, mga boss, bale, okay na to. So, hanggang dito na lang tong ating video. Sana kahit pa paano sa mga baguhan dyan, pagdating dito sa mga spin dryer, mayroon kayo natutunan kung paano magpalit ng motor step by step. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.